Hello people, nandito naman po si Headphone Jack PH, ang inyong lingkod sa computer-related programming at saka software. So sa araw na to, pag-uusapan natin ang Photoshop. So yung Photoshop, ito yung ginagamit na application para magbukas ng isang image. Saka pagandahin, or kung gusto mo, gawin mo siyang kakaiba. Pwede rin na maghalo ka ng isang picture, tapos lagyan mo ng content galing sa ibang picture. So pag-usapan natin muna yung itong sa top navigation. Sa top navigation, mapapansin nyo na parang karaniwan na makikita sa isang application. So sa file dito, pwede ka mag-new, create. Ibig sabihin mag-create ka ng panibagong image mo. Dito naman sa open, i-open mo yung kung ano yung image na nandyan sa may library mo. So, halimbawa naman, mag-open tayo ng, ay mag-create tayo pala ng bagong image. So, new. So, ano ba yung name ng gusto mong i-create na image? Halimbawa, sabihin natin na may image. Ayan. So, custom. May mga pagpipilian dito, pero itong custom yung pagpipilian na pipiliin natin kasi for tutorial sake lang naman to. Yung width naman niya, halimbawa, 500, ang height ay 500 din. So, mangyayari niyan, square siya kasi 500 yung width, ganyan, 500 din yung height, ganon. Ang pixel naman ay karaniwan na ginagamit. Ito yung unit na karaniwang ginagamit ng mga website developer, mostly mga graphics designer. Ang inches ay karaniwang ginagamit ng mga banner maker or tarpaulin maker. Centimeters, millimeters, o kahit ano pa man yan, ang kadalasan na ginagamit ay ang pixels. Okay, so, pipili natin ang pixels. Ang resolution, mas maganda ng 72 to. 72. Resolution, pixels per inch. Habang yung color mode natin, pipili natin yung RGB color kasi ito yung karaniwan na ginagamit, red, green, and blue. Hindi itong para sa printer ng mga kulay na cyan, ano ba itong M, tapos yellow, yung K kasi sa famous K, taas mo yun eh. Ayan. Dito naman, gagawin natin na 8-bit. Pwede rin na 16-bit, pero isipin mo, magbabago yung image size niya kapag ka 8-bit kasi mas magaan yung 8-bit. Yung 16-bit naman, mas mabigat. So, lalo na yung 32-bit. Pagka 32-bit kasi, ano ba ibig sabihin ito? Pagka 8-bit, ibig sabihin, konting color o konting kulay yung nakikita mo. Habang itong 16-bit, mas marami siyang kulay kaysa sa 8-bit. Mas lalong mas maraming kulay, saka mas matingkad ang kulay ng 32-bit. Pero, mas malaki ang size niya na makikreate. So, halimbawa, 8-bit lang atin para hindi gaano kalakihan yung size na makikreate natin. So, sa advance, later na natin sa tutorial yung advance nito. So, okay natin. Ayan. So, 500 pixels with 500 pixels yung height. Okay. So, nakapag-create na tayo ng sarili nating image ngayon na transparent pa lang. So, sa susunod na video natin, guys, tuturuan ko naman kayo kung paano maglagay ng mga kulay dito gamit itong toolbox dito. So, hanggang sa susunod, guys, kung hindi pa po kayo napag-subscribe, mag-subscribe na ho kayo para marami po kayo matutunan about sa channel ko. Salamat, hanggang sa muli.